today. Yeah, today. Masip puti. Dumating din. Ganda ng puti, mga kalapatid. So. Solo ano to. First overall champion ng ano, ng Of Color. Wow. First overall. Tapos sa NBFC, solo siya sa Of Color. Ayan yun. Ah, oo. Yan nga yun, mga kalapatid. Second overall champion sa ano. Sa CMF, second overall champion sa ganito. Grabe. Kasabay yan ni ano, ni Black Hormans. Oh, ayun yun. Yun. Yung Black Hormans niya, mga kalapatids, overall din yun, napakatuloy na ibon. Ito, cross na ito, ano, Bernasa at saka Janset Badlet. Wow. So lahat ng gusto kong ibon na, gusto kong palabasin na kulay, ilalagyan ko ng baseline ko, Janset Badlet. Ito, binili ko sa iba't ibang hen. So iba't ibang hen, nag-perform yung mga anak niya, nag-champion. So siya talaga yung producer. Kanyari, yung mga brown. Nakita niyo yung mga brown niya mamaya. Yung mga inanak na ito, nagpanalo talaga. So, alas pagkakamukha yung ibon. Ito yung pinaka-foundation bird. Line ng Rezo, Janssen Vandenbroek. Ito yung ano, yun, 11 clubs ang pinanalo na ito. Mahigit, yata. Oh, 11 na club, inente itong ibon na to. So, nag-first overall champion siya sa derby. Damn! Dahil gusto ko ng brown, kinross ko dun sa ano, sa Janssen Vandenbroek din. Tapos, brown din ang nilabas. So, yun ang gusto, yung gusto ko sa kanila. O, yung pinapares mo, halos yun din ang kukulay na ilalabas nila. Ito, Bernasa. Janssen Vandenbroek, Bernasa, yung mga puti. Yung mga puti ko sa bahay, tsaka yung mga puti na to, iisang line. Ayan. So, ito, gaya na sabi ko sa inyo, yung mga puti, hindi sila nagbibisnis ng backpack. Kung iba yan, no? Big ang linis, walang kaano-ano. Ano magkinaap niya, sir? Ano magkinaap niya, sir? Tide ba? Tide? Grabe, linis niya na. Gulat ako. Gulat ako, parang yung damit ni sir. Oh, puting puti, oh. Gulay eh. Yun, walang kabahit-bahit ng dumi. Gin magalaga. Oh. Ito sa inyo yung mga pakpak. Usually kasi yung mga puti. Oo, oh, mga nagninisnis yung ano. Sila. Oh, yun oh, grabe oh. Siguro sa pato ka yun, sir, no? Hindi rin eh. Nasa lahi siguro din nila eh. Oo, sa lahi din talaga. Kung yung iba yan, ano business na yung mga dulo. Ang lahi niyan, sir? So ito, lahi ito ng ano, Bernasa. Tapos kinross ko sa mga Janssen Vandenbroek ko. So lahat ng may mga off-color dito, may cross na lahat ng Janssen Vandenbroek. Yung baseline ko kasi Janssen tsaka Vandenbroek. Kaya niyan, puti. Gusto ko magkaroon ng puti na may dugo ng Janssen Vandenbroek. So sasagpaan ko sila nun para umispeed sila. So kasi yung mga Bernasa medyo mabagal sila. Consistent lang sila sa lipad na pang superset. Kaya ang gusto ko may speed. Kaya ayan, nung pinasukan ko ng speed ng Janssen Vandenbroek, kaya siya, nag-champion na siya. Ibon, for today's video ay meron tayong bisita na isang magaling na vlogger. At supportahan po natin siya, si Dansky Love TV, no? Oh, ayun, no? Ganda lalaki. Ulat kayo, no? So, kung naalala niyo yung mga vlog ko nang nakaraan, na sabi ko 2020 lang ako nag-out ng ibon. So, isa siya sa mga nakakuha ng ibon sa akin. So, etong tropa natin na to ay sobra, nagpanalo to ng marami talaga. Talagang nakakatawa. Alam mo kayo, nakakatawa pagka dati kasi, kaya ayaw ko mag-out ng ibon. Dahil parang baka kasi iisip ko, baka hindi manalo, nakakaya, baka mapahiya lang ako sa mga tao na kukuha. Kaya hindi talaga ako nag-out. So, no choice. 2020, walang karera, wala lahat. So, kailangan ma-maintain yung pangangailangan ng mga ibon. So, nag-out ako. So, unang ginawa ko, nagpa-auction ako. Ang bilis, pag-auction ko, parang oras lang eh, no? Nagpa-auction ako ng parang alas 7, alas 9, tatapusin ko na yung auction, no? Naubos yung ibon. Ganun, kadali lang yung parang trip-trip ko lang. So, isa siya sa mga nakuha ng ibon natin doon sa auction. Ang nakuha niya yung kapatid ni Tala. Damn, sir. Na champion ng EDL-OLR. Tapos, nag... Sabi ko sa kanya, sige, natuwa naman ako kasi nga, ang ganda lalaki eh. What?
Natuwa naman ako sa kanya, sabi ko, eto. Eto bro, bigyan kita ng isang ibon. So, ilipad mo to, sabi ko sa kanya. Prito, sabi ko, ilipad mo to, itong ibon na to. So, maganda tong ibon na to. So, anong nangyari nga, hindi nga inilipad. Inistock yung ibon. So, ang nangyari, nung inistock niya yung ibon, ay, ano ba mangyari? Hindi nag-champion, nagpanalo to ng marami. Akala ko kasi hindi na makakakuha ulit, kaya kinip ko na. So, ayun, ang ginawa nila kasi, alam nila dun sa lugar na sa Bulacan, alam nila na hindi talaga ako nagbibenta ng ibon. So, pagka meron sila nakuha sa akin, kahit nasabihin ko na ilipad ko yan, oh. So, ayun, in-stack. Oh, yung in-stack naman na yun, ayun, nagpa-champion siya, anak ko. Ang daming champion, ang daming panalo nito sa pooling. Ang dami niya pinanalo talaga. Ay, so, kuha kasi siya. So, pagka Christmas party at saka awarding namin sa SG, mga kalapatids, ako nakaupo lang. Siya akyat ng akyat, mga kalapatid, sa stage yun. Halos ubusin niya yung ano. Sobrang galing talaga mag-ibon, mga kalapatid. So, yung ibon, eto, napakita ko sa inyo yung ibon na, ano, na nakuha niya sa akin. So, ito. Oh my God! Tanungin mo, ano pangalan niya? Ano pangalan na ito? Siya si Margarito. Ah, Margarito. Margarito. Hindi ko kalaban ni Pacquiao, ha? Margarito lang talaga pinangalan ko sa akin. Pangalan niya ay Margarito. So, ito. So, meron kasi ako na brown na ibon na line ng reso. So, kasi ang gusto ko magkaroon ng color na brown. So, ang pinapars, gaya ng sinasabi ko lagi, pagka meron akong gustong kulay, ang ini-infuse ko, Jansen Vandenbroek, yun yung pinaka-baseline ko. Kasi nandun yung tooling, tsaka yung dulo, meron sila. So, ito yung pinaka-ano. Ang gandang ibon, no? Bansot nga, eh. Bansot pa to, ha? Ang laki, oh. Ang haba ng tak-tak. Nung unang kuha ko niyan, kala ko hindi lilipad kasi napakalaki na kayo pala. Ang ibon. Grabe. So, kasi yung kapatid nito, nilaro ko sa NHPC Bagong Silang, tsaka sa NSPC sa main kay Sir Normante. So, nagpanalo talaga yung kapatid niya sa mga pooling tsaka sa off-color. So, ang kinukuha ko dati doon, pooling, side bet, tsaka off-color. Yun ang kinukuha ko doon sa, ano, pati yung mga champion, meron siya. Ang kulay naman niya, checkered. Red check ang tawag, kakulay ng nanay. So, ito kapatid to. So, ito maganda rin ang nilabas ng mga anak nila. So, yung ibon na yun, talagang natuwa ako sa ibon. Ang dami pinanalo talaga. Halos 1 month na ikit, nagpanalo talaga yung ibon. Hakot-hawan. Hakot. So, ganun din ang ginawa na ito. Yung mga inanak na ito, nagpanalo talaga. So, pakita ko sa inyo yung ano, yung pakita namin sa inyo si ano. Ito yung may alam ng pangalan nila. Ito, halos magkakamukha yung ibon. Ito yung pinaka-foundation bird. Line ng Rezo, Jansen Vandenbroek. So, ito, kasi dapat talaga ililipad ko yun si Margarito. So, pinuntahan ni paring J.R. Lingahan. Pre, shoutout sa'yo. Ito yun, shoutout yung ibon, kinuha niya kasi sabi niya, may ililipad mo pa, eh, wala nga tayo, hindi nga tayo ganun makakuha dyan. Trip na lang natin. So, yun, siyang unang gumamit, mga kalapatids. Ang pinaris lang sa kanya, mga kalapatids, unknown lang. Unknown lang yung ibon. So, ang nilabas niya, mga kalapatids, ang kagandahan kasi dito sa ibon na to, package na siya maglabas. Isang speed na aasahan mo na magpuproduce ng pera para i-entry mo yung kapatid. Yun. So, ang kapatid naman niya, walang gagawin sa malapit. O uyan ka, yung tomorrow, hapon. Pero pagdating ng derby, mga kalapatids, sa sobrang punat ng ibon, talagang uuyat-uuyat ka niya kahit umuulan, mga kalapatids. Ginagawa niyang bangko yung mga club, mga kalapatids. Huwag mag-withdraw siya, napakadami lang withdrawin niya kasi sunod-sunod yung panalo, mga kalapatids. Ayun ang maganda sa mga Vandenbroek, kaya nga sila lagi pinagpapares ko, speed yung Jansen, yung Vandenbroek. Makuna talaga sila, kahit yung mga ano, yung mga smash-smash, okay yun sila. So mga kalapatids, ito yung unang pinroduce niya, mga kalapatids. Ang kapatid nito is 2 times pooling champion ko, mga kalapatids. Ang kapatid nito, red bar din, mga kalapatids. Ah, ganyan, so, pero parang may pagka-golden yung ano niya. Ah,
So ibang ano. So mga kalapatids, tinatawag ko siyang biyak ng ano, biyak hangin siya kasi mga kalapatids, noong time na umuwi siya sa akin, napakalakas ng hangin. So yung mga dumadaan na ibon sa akin, siguro mga kalating oras bago makalabas dun sa area ko. Pero siya mga kalapatids, gawa ng sobrang laki nung pagkahin niya. Talagang sinalubong niya mga kalapatids, nanalo tayo dun. Tapos ito yung kabiyak niya na si Doming mga kalapatids. Kaya naging Doming naman ito mga kalapatids. Ito pala is breed ni J.R. Linggaan. Yun nga dun sa ating kay Margarito. Tapos ang naglipad ng ibon, si Kuya Roy Apostol. Ito yung ano yun, no? 11 clubs ang pinanalo na ito. Mahigit, yata. Oh, 11 na club, inende itong ibon na to. So, nag-first overall champion siya sa derby. Oh ng Indiana. My God! Color yata siya. Pag-color, nag-first overall champion siya sa SJ. Sa SJ, tsaka kay... Kay NBFC. NBFC. NBFC champion siya. Kay Arnolfo Mendez, champion din siya. Champion din siya... sa CMF yata, kung hindi ako nakakamali. Sa dami, hindi na maalala. Hindi na maalala. Ang dami kasing in-entryan na itong ibon na ito, mga kaibon. Ang dami niyang in-entryan, ang dami pinanalo niyan. Itong nakarangan niya, no? Yung nakarang NDR. Nakarang NDR lang. So, 2020 nila acquired yung ibon sa akin. Na-hybrid nila, 2021, 2022, nagpanalo na sila. Hanggang ngayon. So, bawin-bawi. Hanggang ngayon, umano pa rin yung mga anak niya. At apo. So, mga kalapatids, ito, nagtampo pa ako kay Kuya Roy nito eh. Kasi, may tampuhan na. Oo, oh, nagtampo ako kasi sabi ko, mag-aabang ako ng ibon. Pagdating ko, andun na. Sabi ko, nakakatampo ka naman, papark ko lang ako ng motor. Andun na yung ibon. Last lap. Tapos Santa pagdating Ana. Niya, pagdating niya mga kalapatids, walang kahingal-hingal ang ibon. Grabe. Parang hindi lumipad ng Santa Ana. Halos isa rin yung ibon nila, you know? Malaki lang talaga yung small version lang yung mukha, pati mukha. Yeah, magkamukha sila. So yung brown ko na binibreed, hindi ko siya ganong naibibreed kasi nga madamot magbigay. So kung makikita nyo dito sa lab ko, walang ganong brown. Oh. So yung mga nandito, yung mga pinaparami ko itim tsaka yung mga puti. Yung brown, pinaparami ko rin, kaya lang ayaw dumami. Kaya. Ang wala na lang akong kulay sa kanya mga kalapatids, yung itim na pinanggigigilang kung makuha yung black hormones na yun, iba na nalo. Tsaka yung puti niya. So yung mga mahilig ako sa off-color kasi marami akong naging off-color na sobrang gaganda talaga mga kaibon. Ang gaganda talaga. So aanihin ko yung kung hindi naman sila mananalo. Mga imported pa, ang gaganda ng kulay. So kasi hindi naman ako nag-show. Nagre-race talaga ako kung kahit anong ganda nila, kung hindi naman sila mananalo sa race. So baliwala. Hindi ko sila kailangan sa love. So gusto ko kung may kulay na off-color. Gusto ko, nananalo talaga at nag-champion. Hindi siya yung pasundot-sundot lang. So pagka hindi ganun, ina-out ko yun, o pinakal, o ginagawang yaya. Pero halos nililipad ko hanggang sa mawala. Hindi ko na, hindi ko na para ibenta pa sa iba na sila susubok tapos gugulong din. Oh. Hindi ko na ginagawa yung mga ganun. Gusto ko, happy ka! Ang daming pinanalo nito sa pool. Parang kambal mga kalapatid. Sa akin, ang nilabas, red check. Red check ka, hindi red check. Red checkered. Eto, ano naman to? Eto, anak din yan. Eto, tanongin natin din yung pangalan. Kami kasi yung pangalan lahat na eh. Anak din to nun, yung brown. Ang ganda, ganda na itura oh. Dahil sa influensya ng pagbablog, gawa nga ng vlogger din tayo. Kinuha natin yung mga pangalan ng mga vlogger. So, tatlo po yun. Isa si Boy Tapang, si Boy Angas, at saka si Boy Tukmol. Ito si Boy Tukmol. Bakit nga pala siya naging Tukmol mga kalapatids? Kasi dumadating siya sa akin. Parang ano siya? Parang papel na lang na mukha siyang ewan pag lumilipad mga kalapatids. Dalawang beses niya akong nag-see you tomorrow. Kinatatupan niya ako lagi nung malapit mga kalapatids. Pero nung lumayo mga kalapatids, ayan, nag-10th overall siya sa SPRPF Club mga kalapatids. Second lap champion siya mga kalapatids. Second clocker siya dun sa club namin. Tapos humati rin siya sa Guarpa, may kahit papanoy natin ng county sa Guarpa mga kalapatids. Pero ang ibon na to mga kalapatids is talagang, ibon pala kasi vlog niya pala to. Mga kaibon, ang ibon na to, nag-cut off siya sa akin ng Sorsogon. Pero pagdating ng Irosin mga kalapatids, doon siya bumira. Tumulin siya sa club namin sa SPRPF, parang
pipito lang ang nag-clock. So, pang second siya sa clocker, mga kalapatid. So, overall, mataas yung percentage ng winning niya. Mm-hmm. Umuwi pala sa akin itong mga kalapatid ng Kerosene, medyo maulan. Tapos nung pag-uwi niya, tapos biglang tumirik yung araw. So napakahirap para sa mga ibon na yon, yung ganong lipad. Pero ikinlock niya pa, muntik pa siya mag-lock champion, mga kalapatid. So ayun, yung maganda ng ibon. Ang importante, yung nananalo at mataas yung percentage ng winning ng mga ibon na makukuha natin. Tama. So yung sinasabi ko, pagka napunta kayo sa mga tamang mga fancier na ano, hindi kayo malalayo, hindi kayo tuturuan nila kayo kung paano yung sistema. Napakabait na pansier, mga kalapatids. So mga kalapatids, ha, sa mga hindi po pala nakakaalam, yung mga ibon na ipinanalo din natin, mga kalapatids, at nag-overall din sa ating mga kalapatids, ha, galing din po sa kanya, mga kalapatids. So napakagaling ng mga linyada, mga kalapatids. At the same time, napakabait na pansier. So hindi siya madamot magbigay ng idea, mga kalapatid, sa mga bagong katulad ko na mga newbie. Mga kalapatid, nagtanong-tanong din ako sa kanya nung medyo dun sa mga linyada at saka yung mga ginagawa niya na preparasyon. May mga nakuha din tayo sa kanya. Ganun naman importante, mga kalapatid, makinig tayo dun sa mga veterano na laging nananalo. So hindi naman tayo tuturuan ng pangit niyan. Tama. Kasi pag tinuro nila yan, sa kanila din feedback niyan. So, kasi sino turo sa'yo? Ganun lang. So huwag nating kopyahin halos. Kuha tayo ng dun na may dadagdag lang natin dun sa kaalaman natin. So yun, pagsama-samahin natin, mga kalapatid, kaibon, at dun tayo matututo. Ayos. Itong pinagawa nito, champion niya lang din dun sa QPHA, di ba? Oh, ayun. Yung mga panalo ko sa tinatabi ko lang ako, may panalo. Hindi ako kukuha ng mga metric ko. So parang bangko lang yun. Ipon lang ng ipon. Ginagawa niyang bangko yung mga club, mga kalapatids. Huwag mag-withdraw siya. Napakadami lang withdrawin niya. Kasi sunod-sunod yung panalo, mga kalapatids. Ang kapatid din pala nito, hakot din sa pooling, mga kalapatid. Ayun niya, sinasabi ko, ang dami si niya. Si Boy Tapang. Eto, si Boy Tukmol yan. Si Boy Tukmol to. Eto nga pala, mga kalapatid, sinabi ko sa kanya, yung ibon, sabi niya, i-stop ko na daw to ilipan. Ang ituloy ko daw, si Boy Tapang. Eh, kaso nagkamali, mga kalapatid, sabi ko, try ko kaya silang dalawa. Ang nawala, si Boy Tapang siya ang umuwi. Wrong pick. Ayan, ang gaganda ng mga ibon ni Sir Dan Skilo. Pas po, support po natin. So, yung mga vlogger, yung mga gusto mag-vlog dito, welcome kayo dito. Punta lang kayo dito. So, ganun lang naman sa lahat ng industry. So, supportahan lang talaga. O, supportahan natin lahat, o kahit sino pa yan. Please support my channel, mga kalapatids. Guys, support nyo si Sir Dan Skilo. So guys, samahan niyo ako at bibisitahin natin yung mag-ama na super newbie na pansier. Lante, kumbaga... Bukod sa hilig niya sa mani. So sila, hindi sila talaga, wala silang alam sa pigeon racing. Sila mga hilig sa dalag kaysa kalapate. Ano ba, hindi ba? Ano ba hilig mo talaga, mani o ibon? Umpisa pa lang silang mag-race. Nung nag-umpisa silang mag-race, tatlong season agad, nagpa-champion sila. Pati derby, may super set winner sila. Sumakot ng maraming puling. Sabihin ko. Samahan nyo ako, alamin natin kung ano yung mga bloodline na ginamit nila at yung sistema nila. Sa mani, mas nakakaamo kasi mani pag pinakain. So, yung mga newbie dyan, kaabang-abang to. O panoorin nyo, o hintayin nyo itong mga susunod na vlog natin. Marami kayo matututunan dito, promise. Gusto ko, happy ka! What's up, mga kaibon? Please like, share, subscribe! And don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga